Ayun mga guys, nalinisan natin yan. Andito na rin yung cylinder head gasket. Yan. Toyota original. Kasi po mga guys, dapat po sa mga ganitong gawa po, siguraduhin natin ano, na Japan at original yung ikabit natin. Kasi medyo mahirap yung kung mabakjob ko nito mga guys. Parang ayaw mo nang galawin kasi ang daming kinakalas. Kaya yan. Kung commander na po ito, ngayon mga guys, ito po yung cylinder head bolt. Nalinisan natin yan, na-converse natin yan. Isa sekreto po niyan para po maganda po, hindi sumabit po yung torque. Dapat po malinis yung tread. Ganito rin dito. Dito po, dapat po malinis ito. Eh, dapat na dalos dito. Ikot no ka, hantay ka marigatan nga ka nga agkwa. Agpit. Okay mga guys, yun na lang po siguro. Kung nilagay natin yung cylinder head, network natin, sunod natin yung camshaft. Yung camfollower sa camshaft. Okay? Ayan mga guys. Bilis natin ano. Sabi ko kanina, ilasasalbak natin yung ano. Yung cylinder head, nasalbak na natin. Ito yung camshaft, nasalbak na po niyan. Camshaft cup, nasalbak na. Tinatawag na camshaft intake saka camshaft intake saka exhaust. Kasi mga guys, ito ba hindi ba double BVTI. Kung saan po katulad pa noon. Parang bias na 'yon, single. Kasi po yung modelo po ngayon mga guys, double na. Pero mga guys, yung mga nagtatanong minsan, Kuya Jess, ilan ba tinira mo sa cylinder head bolt ang torque niyan? Ang ginawa ko dito mga guys, yung ano po, yung last na unang tira ko po 30, tapos dilinawat natin ng 30, tinira natin ng 45, saka natin pinainal ng ano, ng 52 foot pound, saka natin nag plus ng 90 degrees. Yun lang po mga guys. Yung sa ano po, parin di kayo malito, yung last nyo sa torque 52 foot pound, tapos ang final nyo po plus 90 degrees. Yan. Ngayon mga guys, dahil nailagay na natin yung binanggit ko kanina ng camfollower, camshaft, exhaust saka intake, silipin natin yung timing. Ilawan natin mga guys. Yun, para makita. Yun. Ito mga guys, sa ano po, sa exhaust, ito po yung ano, yung yan yung timing niya. Yung dilaw na to at sa yung guhit na yon, sa intake po niyan dito sa actuator gear, tawag ko dito mga guys actuator. Tapos itong exhaust niya, ito yung dilaw at sa gayon log yung pasin yung kukukong patay. Patay tayo dyan. Tapos yung ano, yung crankshaft, ito mga guys, punta natin ha. Yan, nagluloko na. Parang yun yung gold na yan, basta yung tultok. Ito po mga guys, bomba ng langis yan. Ito po yung oil pump. Yan. Crankshaft, timing mark at saka camshaft intake timing mark. Yan. Yan po yun, oh. Yung dilaw, tapos guhit. Yung dilaw at saka guhit. Ayun, oh. Silipin natin mga guys, ha. Ayan, diba? Ulitin natin mga guys. Bukas to, under na to. Ang final po natin sa ano, cylinder head bolt, 52 plus 90 ano, 90 degrees. 90 yung pihit nya.
kung dito tapos igaganyan yung ulit ito po saka dito 90 yan. Yung ano po kasi yung 160 po dito saka dito yung 360 po pag ganyan na po yan pa 180 wala yung sorry 180 simula ano simula taas hanggang dito ay yung 90 natin mga guys dito at saka dito look more time kasi dito yan yun po yung ano nya yan po yung final natin tandaan nyo mga guys basta inihit nyo lang dito saka kayo nag 90 degree ano na po yun yun na po yung final na higpit nya okay mga guys ganun lang po ulitin natin po ang issue po nito magpalit tayo ng ano ng cylinder head gasket dahil kung pansinin nyo po itong ano itong ito pong yun po nagsharon po neta kumakain ng langis at saka yun o ayun mga guys pagkatapos ano masemble natin to padala natin sa nagre-radiator yung ano yung radiator po ganoon natin ayun diba ganoon lang po yun tapos ito po yung pinalitan natin dito yan ito guys ito po yung ano ito po yung ilagay natin dito ilagay natin yung part number mga guys yan Toyota made in Japan daw Toyota Corporation yan original po mga guys ulitin natin mga guys diba yung magbungat ko kanina dito hanggat maaari po ang pyesa nyo po original pangalawa yung higpit po kahit po original yung pyesa nyo po kung hindi kayo naglinis ng thread yung cylinder head bolt basta sinalpak na lang hindi nyo lininisan yung kinakabitan yung tornilyo minsan po dyan sumasablay na akala nyo yung torque lumalagitik na yung pala maganit dahil madumi yung tornilyo o kaya yung thread halimbawa ganito mga guys ito ito yung cylinder head patulad nito mga guys dahil ito po pang bios napakadumi to kung hindi natin ano to i-converse itong thread ililinis po nyan akala natin may bit na yung pala dahil madumi po ito yung torque natin hindi po umabot ng bit dito lumalagitik na akala nyo mahigpit na yung pala problema thread yun lang po mga guys tapos pangatlo yung thread po ilinis nyo rin gamitan nyo ng ano ng air compressor panginan nyo po tapos maglilihya kayo ano magkat kayo alam nyo yung hantop na kasing thread nito ipas nyo rito yung tornilyo ganun yung ginawa natin dito tapos pangatlo mga guys siguraduhin nyo po na ano na makuha nyo po yung pinaka-final na yung 90 degrees yung i-hit nyo po nung nagsimula kayo dito sa ano dito sa taas halimbawa po yung 45 kasi ganyan yung 90 po yung mas buka yan kung sa baha 45 po nyan 90 ganyan o diba yung 90 po yung 45 90 tapos dito po sa baha yung kalahati ng ano awan ano 180 hanggang 360 yung 360 kasi mga guys ano na po yun pabalik na po yun simula alas 12 babalik sa ano parang 24 oras ganun po yun okay mga guys hanggang doon na lang po tayo sana po doon sa mga itong video kong ito sa mga baguhan ng mga mekaniko yung mga may dagawa sa dibdib total nag-aral po kayo ng mekaniko kung tatanggap po kayo ng gawa number 1 mga guys sikreto kung hindi nyo po kung kano kabisado bawat bakbak nyo picturean nyo total lang may mga cellphone naman tayo yun hindi katulad nung kami nung wala kang kaanong cellphone magbabakwak ka meron ka lang manual yung drawing eh ngayon mga guys hindi ba nakalas nyan wag umisa walang picturean muna kahit yung mga tornilyo hindi mo magpalit okay yun lang ano natin mga guys natin ngayon takpan na natin to pinasilip na natin yung timing nito yan eh bukas po ito under na kaya abangan nyo mga guys tomorrow
Don't forget po to subscribe, like, and share. Maraming salamat.